Yamashita Treasure Philippines, Yamashita Treasure Hunters po sa buong Pilipinas. Kung saan ka man naroon, may isa na naman po tayong ibabahagi sa inyong video ang natuklasan po ng ating kababayang treasure hunter sa kabundukan. Ito po ay posibleng nagsasabing may itinagong kayamanan sa lugar kung saan po naroon ang mga marker, sign, nakaukit sa bato. Panoorin po ninyo ang nakakamanghang video na atin pong babasahin. Bibigyan po natin ng pinakamalapit nitong kahulugan mula po sa Japanese code. Magbabalik na naman po tayo mga ka-treasure hunter sa isa na naman pong nakakamanghang video ng Yamashita Treasure. Na-discovery po ito ng ating kababayan, ka-treasure hunter mula po sa kabundukan. At kanya pong na-share sa atin ang isa pong gawa ng mga Hapon noong Second World War. Ibinaon po nila ang kayamanan nila sa kabundukan. At ito pong kanyang nakita ay mga palatandaan, sign, marker po na mayroong itinago sa lugar na kayamanan. Sapagkat itong ganitong klasing mga marka na inukit sa bato ay masasabi nating ginawa ng mga kamay. Sadyang ginawa po ng tao ang kanya pong nakita. Hindi po gawa ng natural sapagkat ito po ay nasa Japanese code. Nakalagay po talaga ito sa mapa ng mga Hapon. At atin po itong bibigyan ng pinakamalapit nitong kahulugan ayon po sa Japanese code. Ito pong kanyang nakita ay tunay na Yamashita Treasure Site o pinagtataguan ng kayamanan ng mga Hapon sapagkat may nakita tayong hugis puso at may makikita tayong mga iba pang marker na legit na nakalagay talaga sa mga libro ng mga Hapon. Yun pong kanyang ipinakita sa ating videos. Itong videos na ito ay isa pong katunayan na mayroong itinago ang mga Hapon sa bansang Pilipinas. So atin po itong babasahin at sa lahat po ng magagaling ay pwede rin po kayong magdagdag ng inyong comments sa ibaba sa pagbabasa po nito. So ito po ay cross na nakatagilid, mahaba yung isa at maiksi yung isa. Ibig sabihin, Yamashita Treasure ay nasa tubig. Nasa mismong sapa na yan. Yung cross na yan na masasabi nating legit na Yamashita Treasure na nasa creek or nasa river, sa sapa mismo na yan, nandyan yung nakatagong kayamanan. Nakatagilid po ang malaking parang letter P. Yan po ay may short na buntot, maiksi lang, na nagsasabing short tunnel. May tunnel sa ilalim na maiksi lang. Treasure deposit in short tunnel. So ang letter P na yan na maiksi ang buntot ay nagsasabing may tinakpan na ginawa nilang tunnel or parang kuweba na pinaglagyan ng Yamashita Treasure. So nasa tubig, nakatunnel, maaring pinaalis muna nila yung tubig, dinivert bago nila ginawa ng ganyang klase. So yan po ay heart shape, no? Nakabaliktad. Yan po ay barred treasure, ay nasa ilalim sapagkat baliktad. At dalawa na naman ang treasure. Always dalawa pag heart. Nasa ilalim, nandyan ang entrance at mayroon ding isa sa bandang side. May tinuturo pa siyang isa na nagsasabing hindi lang isa ang ibinaon. Kapag ka-heart, laging dalawa ang Yamashita Treasure. So yan po ay Yamashita Treasure Cave-in, sabi niya. Cave-in means pa-cave-in dyan. Mayroong ginawa silang cave entrance dyan sa ilalim. Maaring nilak ng mga malalaking bato, pinatigas. Yan po ay masasabi nating tunay nga na
gumawa ang mga hapon ng mga ganitong klaseng parang kuweba sa ilalim na sanarahan o sinerado. So, yung pong mga sign na ganito ay legit, no? Itong ganitong klaseng parang ulo ng hayop ay pointer na nagtuturo ng direksyon kung saan ibinaon ang kayamanan. So, dalawa ang Yamashita treasure sapagkat may mata, kabilaan, at posibleng kabilaan sa sapa at may creek pa dyan or kabilaan ng sapa sa gilid ay may sikretong butas na senarhan. Yan po ay ayon doon sa marker, no? Pero nasa tubig yung treasure. So hindi kasi yun pantay ang cross. Kapag pantay yun, mismong doon na. Kapag pantay ang cross, yun po kasi maiksi ang isa, mahaba yung isa. Ibig sabihin yung treasure in water at maaring may short tunnel nga ayon po doon sa mga ipinakita niya sa ating sign markers. So sa makikita nating mga sign sa bato, yan po ay palatandaan na ginalaw na ito ng tao. Ito ay may mga guhit ng bayunita, siguro pinalambot nila yung mga bato dyan bago nila inukit-ukita ng mga kanila pong mga dalang bayunita. Kaya nagkaroon ng mga minsan cut yung mga bato. At palatandaan po yan na may itinago dyan sapagkat hindi naman gagawin yan ng mga hapon kung walang itinago. Yan pong mga sign na ganyan ay nagsasabing may sinaradong tunnel. Parang letter T na parang letter Y. Letter T, letter Y, yan po ay closed tunnel na nasa gilid ng sapa or nasa mismong sapa or nasa mismong creek, no? Nakasarado. Always po yan. Halos lahat yan sa kabundukan ng Pilipinas na nakasaad po sa Yamashita Treasure Code na mga ganyang klaseng sign ay may senaradong tunnel na inilak sa mga bato. Yan po ay napakarami sa kabundukan ng Pilipinas. So may makikita pa tayo diyang mga duplicate doon sa nauna. Ngayon, letter Y na yan ay nagsasabing nasa sapa. At parang heart, may cross pa tayong nakikita na duplicate, ay nagsasabing Yamashita treasure was buried in water. Sa ilalim, nasa tubig, nasa creek, nasa sapa. Yan ang sinasabi noong cross na yan. Ay, yellow gold, yan po ay positive sa Yamashita treasure. Yan, letter T, closed tunnel. Maaring yung direksyon na yan na kanyang tinuturo, dyan sa ilalim ay may isang nakasaradong tunnel papasok. Yan ay entrance. Yellow gold, yan ay nagsasabing positive sa ilalim niyan. Hindi nalalayo, pagilid lang yan. So maaring entrance dyan sa Yamashita treasure. Yang layer na yan, yan ay nagsasabing cover. Takip. Takip. Napakatigas dyan. Siguradong may nakalock dyan ng mga batong sobrang tigas na hindi basta-bastang matabla ng mga ordinaryong bara lang, mga silsil lang na ordinaryo ay sisirain pa sa tindi ng pagpatigas ng mga Japanese Imperial Army sa mga bato. Letter P na short na naman, yan ay nagsasabing short tunnel. May tunnel nga dyan sa ilalim na sinarhan. So ayon po sa ating nakikita, nasa tubig, nasa sapa, nasa tubig yung Yamashita treasure, ay masasabi nating hanapin niya doon. Doon mismo sa kinaroroonan ng cross ay may entrance, cave entrance. May pa-cave in daw doon. Hindi nalalayo doon, pa-cave in lang, cave entrance. Yan po ang tinuturo ng Yamashita treasure sign na yun. So yan lang po. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa panonood at panonood sa aking mga videos. At sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe
mag-subscribe na po kayo sapagkat marami pa po tayong ipapakita sa inyong mga nakakamangha, legit na pinagtataguan po ng kayamanan ng mga Hapon dito po sa bansang Pilipinas. At sa lahat po ng basher, tayo po ay nagpapasalamat din na nakadagdag din kayo ng kahit kaunti comments at sa panonood, sa views, kahit na against kayo sa atin pong mga ipinapalabas na video. So hanggang dito na lamang po, sana po ay nakatulong ang atin pong pagbabasa tungkol po dito sa kanya pong ipinadalang video, no? At sa lahat po ng mga magagaling, pwede po kayong magdagdag ng inyong pananaw, comments. Mag-comments lang po kayo upang ma-share din ninyo ang inyong kaunting nalalaman or nabasa mula po sa mga libro ng Hapon para makatulong sa ating mga kababayang treasure hunter. Maraming salamat po ulit. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag naghahanap ay makakahanap. Salamat po. Magandang araw po. Andito po tayo sa isang mini falls. Meron po kaming nakitang sign. Ito po. As dito. Mas tagusan mo siya pa ganyan. Pati ho yung dito, mahaba din. Hanggang dito rin sa kabila. Tapos yan no, isang batang malaki. Ayan. Kasi ito po, meron pang papasok doon. Mga man-made na curb po siya. May tatlong dot po. Pagdating po dito, may Sentinel Old Tree po na Acacia Tree. Acacia Tree. Sa baba niya ay may bato na may guwit. Simula dito. O yan na. Ayan. Sentinel Old Tree. Ano siya? Parang may letter J tapos arrow. Dito po yung mga bato na ano. Yung bato niya may mga naukit. Hindi ko lang maintindihan kung ano. Pag pabalik naman, yung Sentinel Old Tree na ako nakakarawan. Tapos dito may markings. Guhit ulit. So, parang hati.
yung punghati niya. Yan. Kuminan po siya. Tapos, arrow. Tagos ang hulit. Bumabaho ulit. Sentinel Old Tree. Ulang-ulang kami kahulugan niyan. Legit po kaya ang aming natuklasang site. Thank you po.